si Aling Gloria at ang kanyang pinagandang produkto para lumaki ang kanyang kita. Nagkaroon ng malalang sakit sa baga ang ina ni Aling Gloria at tatagal ng ilang buwan ang gamutan. Dahil dito, kinakailangan ni Aling Gloria na dagdagan ang kanyang kita upang maipagamot ang kanyang ina. Buti na lang at natandaan ni Aling Gloria ang natanggap niyang pagsasanay sa kanyang cellphone tungkol sa 5P upang lumaki ang kita. Naalala niyang ang unang P ay produkto at kung paano ito pagandahin. Natandaan ni Aling Gloria na mahalagang alamin ang pangangailangan ng kanyang mga parokyano upang lumago ang kita. Upang malaman nito, kailangang tanungin niya sila at ilista ang kanilang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Nakukuha mo ba ang lahat ng kailangan mo sa aking negosyo? Ay ano ang kulang? Ano pang mga produkto o serbisyo ang gusto mong bilhin sa aking negosyo? Ano pang mga suhestiyon mo para mas mapaganda pa ang aking mga produkto o serbisyo? Alam rin ni Aling Gloria na para matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamimili at mapaganda ang kanyang mga produkto, kailangan niyang suriin ng mabuti ang kanyang mga produkto at serbisyo. May tatlong paraan para gawin ito. Ibahin ang paraan ng pagbibenta ng mga produkto at serbisyo. Halimbawa, maaaring ibahin ang paraan ng paghahatid o packaging ng mga ito. Napagpasyahan ni Aling Gloria na bukod sa pagbibenta ng pagkain sa kanyang karinderya, maghahatid rin siya sa mga bahay ng kanyang kliyente. Nilakihan rin niya ang serving ng take-out na pagkain para magkaroon ng family o party size. Magdagdag ng mga bagong produkto at serbisyo. Halimbawa, maaaring magtinda rin ang mga negosyante ng mga hygiene products tulad ng alcohol, bulak, guantes at face mask para sa kanilang mga kliyente. Si Aling Gloria ay nagbenta din ng tingi-tinging pagkain dahil sa nakakabili siya ng bultuhan sa presyong pakyawan. Magbenta ng iba-ibang kalidad ng mga produkto. Halimbawa, maaaring bumili ng bultuhan ang isang negosyante at ibenta ito ng maramihan sa murang halaga sa halip na mas mahal at mataas na kalidad na produkto. Nalaman ni Aling Gloria sa kanyang mga parokyano na gusto nila ng mas masusustansyang pagkain. Kaya, nagsimula siyang magbenta ng mga pagkain gawa sa mas masusustansya at matataas ang kalidad na sangkap. Ang pagkilala ni Aling Gloria sa kanyang mga kliyente ang nakatulong na pagbutihin ang kanyang negosyo para mas mapalaki ang kita at makatulong sa pagharap niya sa krisis sa kanyang pamilya. Sa ngayon, pinapayaran pa rin ni Aling Gloria ang pagpapagamot ng kanyang ina na umubuti na ang pakiramdam.